Morning, so kakatapos ko lang mag-shower and in today's vlog, ituturo ko sa inyo yung mga tips and tricks kung paano maging shredded gamit yung treadmill. Pero bago lahat, samahan nyo muna ako. Open natin yung merchandise na binigay ng GFIT. Ayan yung mga binigay sa atin na merchandise ng GFIT. Ubuksan natin lahat yan, papakita ko sa inyo. And ang gay din yung Athletes Club. Open na natin yung mga merch nila. Kasama na rin dito yung Athletes Club. Binigyan din tayo. So, salam mo rin natin open. Ito lahat yung sa JP. One. Two. Guys, lahat ang makikita nyo dito sa merchants nila ngayon is available to through online and meron din sila mga branches. So, ilalagay ko na lang sa description below. Check nyo na lang pag may nagustuhan kayo. Ito yung mga bagong release nila sa pagkakalam. Ganda din ang kulay. Pangalawa, ganda guys, oh. Tsaka minimal lang design. Makakapili kayo na gusto nyo. Naman is color blue. Uy, ganda na ito. Hilig kasi ako sa mga blue colors. Tulad nga ito sa back day. Ano? Open pa ulit tayo. Short naman. Solid din na ito guys. Nakikita niya ba yan? Ganda parang kulay. Na pwede sa leg day. Di siya hassle kung magla-lunges ka. Naman is muscle tee ulit. Ay hindi, t-shirt pala. And lahat magaganda. So pumili na lang kayo ng kung anong matitripan nyo. Ito yung short na kaka-release lang talaga ng JFIT. So, nandito Coach, Coach Wins, nila Coach Ikong. Pwede pa morma, pwede pa gym. Ganda na ito guys, sando naman. So, nakalagay sa likod, Home of the Champions. Yan, ganyan yung mga design ng JFIT natin. So, short. Sobrang ganda ng tela. Pwede rin sa pang leg day. Stretchable siya. Ngayon, lahat nung binigay sa atin ng JFIT. Yun, open naman natin yung sa Athletes Club. Waist trainer. Waist trainer ba o waist trimmer? Basta para sa waist yun. Naman is support para sa push day, mga push exercises, shoulder press, bench press, push day, shoulder, mga ganun. Ulit ulit, no? Tapos choke. Importante ito pag gusto nyo ng malakas na grip. Gumagamit din ako nito lalo ng mga deadlift, rack pull, rowings, yan. Mas solid ito dun sa normal na ginagamit natin na choke. Para sa akin na, so mas comfortable ako dito. So kung hindi nyo pa natatry, nasa description lang din yung options para maka-order kayo. Ito naman is another palm grip. Sobrang importante talaga ng palm grip para sa akin. Gusto nyo mag-improve yung back nyo, kakatulong to sa mga pulling movements nyo. Dahil usually and common, pag hindi pa kayo masyadong experience sa training nyo, nahirapan kayo sa mind-muscle connection. So, pag meron tayong palm grip, na-emphasize niya yung execution nyo sa lats. Hindi nyo na kailangan masyadong pigain yung bar para sa grip nyo. Kaya nangyayari, mas na-emphasize yung forearm nyo dahil lang gigigil kayo dun sa grip nyo. And minsan, dadami na rin yung bicep natin. So, hindi na natin napapansin, hindi na pala tumatama sa back. So yan, kung wala pa kayong ganito, try nyo, order kayo. Actually, lahat ng to meron na ako eh. Pero binigyan lang ulit tayo ng Athletes Club. Sobrang solid talaga sa akin yan kasi di pa ako nagiging pro noon. Naka-support na yan matapos ng competition ko ng Nationals. So thank you Athletes Club sa lahat ng to and sa GFIT. So proceed na tayo sa video talaga. Okay, bago ko simulan itong video na to, alam naman natin na hindi na rin siguro bago sa mga tingin nyo na one of the best tool para ma-achieve natin yung fitness goal na gusto natin is to be on a caloric deficit. Ang problema lang kasi ngayon is may mga tao na medyo ina-underestimate nila yung kaya nilang i-burn ng calories just by walking. So lalo na kung ikaw yung type ng tao, hindi ka pa nag-start sa fitness and yung work mo is office work ka lang. Once na in-implement mo sa lifestyle mo yung 30 to 45 minutes of walking activity, marami ng changes yung pwede mangyari sa katawan mo. Lalo na kung meron kang treadmill sa bahay nyo, convenient yun kasi minsan sa labas umuulan and pag nalate ka naman ng gising, mainit. So yun yung mga advantage ng meron kong treadmill sa bahay. Pero alam naman natin na medyo pricey talaga siya, kaya dyan pumapasok yung mga fitness gym.
So, ang problema naman natin, yung iba nagmamadali kahit nasa treadmill na. Diyan papasok yung mga tips natin. Kung nagmamadali ka, like for example, ang ginagawa mo 40 minutes and gusto mo matapos ng 30 minutes lang, pwede mo itaas yung incline or pwede mo bilisan yung speed. In that way, mas marami ka rin mabiburn na calories. So, pwede mo ibaba yung duration para mas matapos ka mas maaga. Yung iba naman nagtatanong ano daw ba talaga biniburn natin during exercise, yung fat ba o yung carbohydrates. Guys, kailangan nyo malaman na once yung katawan nyo nasa calorie deficit, magbiburn talaga ng fats niyan during 24 hours window. Pero in the other part of the question, ano nga ba talaga biniburn natin? Lahat yan nakadepende at nagkakatalo sa intensity ng workout na ginagawa mo kung anong gagamitin ng katawan mo for fuel source. So for example, mag-i-sprint ka. A few seconds pa lang ng sprinting mo, mag-switch agad yung katawan mo sa high glycolytic system, which is ang gagamitin niyang energy is yung carbohydrates. Pero pag ang ginawa mo naman is steady state cardio, like brisk walk, more likely ang gagamitin niya is yung reserve energy mo, which is yung fat. Pero tulad nga ng sabi ko, doesn't matter as long as you are no calorie deficit. Isa pang reason kaya gusto ko yung incline walking or walking sa treadmill kasi hindi siya stressful sa katawan. Compare sa high intensity cardio, medyo mahirap kasi siyang gawin. And guys, don't get me wrong, marami rin benefits yung high intensity cardio. Make sure lang kung gagawin nyo siya, hindi siya mag-interfere sa training nyo and may proper recovery kayo. Back to steady state cardio. So kung nabuboard ka sa mga cardio session mo, pwede ka naman manood ng movie. Pero pinaka-best tip talaga is i-challenge mo rin sarili mo. Pwede mo itaas yung incline, pwede mo bilisan ng konti. And kung medyo nakaramdam ka ng stress sa cardio mo, pwede mo naman i-pull back, in-rest ka ng konti, tapos all out ka ulit. Pero yung sinasabi ng all out, hindi na aabot dun sa parang high intensity cardio. Medyo bilisan mo lang konti, medyo taas mo lang konti yung incline. In that way, nai-enjoy mo siya, na-challenge mo yung sarili mo, and nagbe-benefits din yung katawan mo. Kung ano nangyayari sa cardio session natin, sa training natin, lahat yan part of the equation lang. Mas maganda kung magiging accountability pa rin tayo sa mga calorie intake na pinabasok natin buong araw and pati na rin sa macronutrients. Overall, alam na natin gamitin yung treadmill and sabihin natin marunong na rin tayo sa calorie intake natin. Ang magiging kalaban na lang natin dito is yung plateau. So for example, nagbababa yung weight natin every week ng 0.8, which is maganda. Tapos titigil siya ng 2 weeks, wala nangyayari. Ibig sabihin yun, plateau ka na. Ibig sabihin ng plateau is wala ng progression na nangyayari. So dyan pumapasok kung gaano kahalaga yung data and information na sinisave natin from the start. Kasi kung meron kang mga tracks na ginagawa mo sa treadmill, mas mabilis na lang natin mabibreak yung plateau. Like for example, nag-stop na nga yung progress mo. So iangat mo lang ng konti yung incline mo, mabibreak mo na agad yung plateau niyan. Kung ayaw mo naman sa incline, pwede mo bilisan. Or kung ayaw mo bilisan, pwede ka magdagdag ng duration. So ganun lang yan, lalaruin mo lang yan. And kung ayaw mo naman magdagdag ng intensity sa cardio mo, pwede mo yan ibawas sa calorie intake mo. So ganun lang, adjustment lang sa calories or sa cardio mo. In the end of the day, dapat na-enjoy nyo yung ginagawa nyo para mas masustain nyo siya and ma-achieve nyo yung goal na gusto nyo. So huwag nyo rin kalimutan kumuha ng tracking photos nyo bago nyo simulan lahat ng to. So yun, sana nakatulong sa inyo yung video na to and out muna ako.